كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa masugid naming mga tagapanood, nandito naman kami sa pagtatalakay sa pananampalatayang Islam o mga usaping napakahalaga sa ating mga Muslim sa ating pananampalatayang Islam. Ito yung continuation or pagpapatuloy sa nauna kong pagpapaliwanag sa mga paniniwala ng mga Shia. Dahil itong mga Shia, ang yabang na nila ngayon, pinagmamayabang nila, nasa kanila daw katotohanan at malakas daw sila at gumagamit sila ng pera. Pinagbabantaan pa nila mga Muslim pag nagsasalita kalaban sa kanila, nagbabanta pa, pwede pa silang pumatay, wal iyadu billah. Ngayon titingnan natin, isa ito sa mga katanungan tulad ng sinasabi ko doon sa unang video, sa unang lecture natin. Isa sa mga katanungan ng mga Shia ay nalilito, yung karamihan mga Shia nalilito mismo sa kanilang paniniwala kung bakit ganun, which is hindi kayang sagutin ng kanilang mga imam. Una, sa sinabi ni Al-Kilayni sa kanyang aklat na tinatawag na Al-Kafi, pwede niyang research yan, isa sa mga aklat ni Al-Kilayni ay tinatawag niyang Al-Kafi. Sabi niya, annal a'immata ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyar minhum. Anong kahulugan? Sabi dito, sabi ni Al-Kilayni, ang mga imam daw ng mga Shia, alam nila kung kailan sila mamamatay, wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyar minhum. At hindi sila namamatay maliban na sa kanilang gagustuhan. Yan ang nakasulat sa Usulul Kafi sa volume number 1. Chapter or page 258. Okay. Ngayon, dito naman sa isang scholar nila, sabi si Al-Majlisi, sabi niya, yadhkur al-Majlisi fi kitabi, sa kanyang aklat, binabanggit naman niya sa kanyang aklat na Biharul Anwar. Meron siyang binabanggit na hadith daw na nagsasabi, sabi niya, lam yakun imamun illa mata makatulan o masmuman. Sa volume 43, page 364. Okay, sa Biharul Anwar, sa aklat ni Al-Majlisi, sa aklat ni Majlisi, ibig sabihin nun na lam yakun imamun illa mata maktulan o masmuman. Sabi niya, walang imam kundi siya ay namatay. Okay, na pinatay or nalason. Yun ang ibig sabihin. Ibig niyang sabihin, lahat ng imam nila, lahat ng imam na Shia, dalawang bagay lang ang pamamaraan ng paggamatay. Either na pinatay or nilason. Okay. Ngayon, doon sa sinabi ko kanina kay Al-Kilayni sa Al-Kafi, nangangahulugan na alam nila yung lingid kasi alam nila kailan sila mamamatay, alam, at hindi sila namamatay kundi sa kagustuhan nila. Okay. Ngayon, kung totoong alam nila kung kailan sila mamamatay at hindi sila namamatay kundi sa kanilang kagustuhan. Ngayon, dito naman sa isang sabi niya, either na nalason or ano. So kung alam niya pala yung imam nila, kung alam niya kung kailan mamamatay, and then kumain ng lason, ibig sabihin alam niya na yun ay lason, sa Islam, pag alam mo na lason yun, hindi mo pwedeng kainin yan. Bakit? Dahil malaking kasalanan yun. Suicide. Pagpapakamatay.
Haram po yan sa Islam. Pinagbawal mismo ng Allah sa Quran. Wala taktulang fusakum. At iba pang napakaraming dalil na huwag niyong kitilin ng inyong buhay. Huwag niyong patayin ang inyong mga sarili. Pagpapakamatay. Sabi nila yung imam nila, alam nila kailan mamamatay. Tapos doon sa isang aklat, either na pinatay or nalason. Ibig sabihin, alam niya na lason pala yun kasi malalason siya kasi alam niya yung lingid. So, nagpakamatay siya. Okay? Kung hindi man nagpakamatay, ibig sabihin, hindi niya alam na lason yun. So, taliwas naman. So, ibig sabihin, dalawang bagay, either na alam niya yung lason. Kung alam niya yung lason, ibig sabihin, nagpakamatay siya. Taliwas sa katuruan ng Islam, mga kapatid. Ngayon, kung hindi naman niya alam yung lason at yun ang kinamatay niya, ibig sabihin, taliwas naman sa kanilang paniniwala, doon sa kanilang binanggit sa kanilang aklat na annal a'immata ya'lamuna mata yamutun. Na alam nila kailan sila mamamatay, wa annahum la yamutun illa bi-ikhtiraminhum, at hindi sila namamatay, kundi ito'y ayon sa kanilang kagustuhan. Meron ka bang paniniwala? Kung matino kang tao, kapatid, matatanggap ba ng isipan yun? So either na hindi niya alam na lason yun, or alam niya nagpakamatay siya. So taliwas yun sa paniniwala ng sa ating pananampalatayang Islam. Okay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukod doon, pangalawa, binanggit din Al-Kilani sa kanyang aklat na Al-Kafi na hindi na natin babanggitin yung kabuuan, yung detalye ng hadith nila. Dito nagpapatuloy na sabi nila, meron daw mushaf si Fatima. Ibig sabihin ng mushaf yung Quran. Ibig sabihin, meron siyang sariling Quran. Allahu Akbar. Okay. Yun ang kanilang paniniwala. Meron daw sariling mushaf o Quran si Fatima. Ngayon, kung totoong may sariling Quran o mushaf si Fatima, fahal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'rifu mushaf Fatima? Alam ba ni ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon palang sariling Quran itong si Fatima? Kapag hindi niya alam, in kana la ya'rifu, fa kayfa arafahu alal bait? Kung hindi alam mismo ng propeta na may sariling mushaf o Quran si Fatima, paano nangyari 'yon? Ang gulo. Paano nangyari na hindi alam ng propeta? Ha? Pero alam ng pamilya niya. Audubillah. Okay. Kung ito na naman ay alam ng propeta, kung sakaling alam ng propeta, wa in kana ya'rifu falimada akhfahu 'anil umma. Kung alam ng propeta na may sariling Quran o mushaf si Fatima, bakit ito ikinubli niya sa umma? Wala tayong alam na sariling mushaf si Fatima. Yan yung Quran, napaka linaw na yan yung kumpleto mula Surat al-Fatiha hanggang Surat al-Nas. Ngayon, kung meron pang bukod dyan, iba pa dyan ang Quran, at sinasabi nilang kay Mushaf Fatima, kung alam ito ng Propeta Muhammad SAW, bakit hindi niya sinabi bago siya mamatay? Bakit niya kinubli, tinago sa umma? Which is, ipinag-utusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surat al-Ma'idah, verse 67. Sabi ng Allah, Ya ayyuhar rasulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballagta risalata. Okay? Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ikaw na sugo, iparating mo ang anumang ibinaba sa iyo mula sa iyong Panginoon. Kung hindi mo iparating, kung hindi mo ito gagawin, ibig sabihin tunay na hindi mo na iparating ang kanyang mensahe, ang mensahe ng Allah. Imposibleng hindi may parating ng propeta dahil ang propeta nga yun ang tunay na ma'sum na iparating niya ang lahat ng mensaheng dapat iparating sa umma ng mga Muslim. Ang problema, itong mga Shia, mali ang kanilang paniniwala. Okay? Sa ngayon, yan lang muna. Dalawa, yung tungkol doon sa alam doon ng mga imam, yung kailan sila mamamatay at hindi sila namamatay, kundi ayon sa kanilang kagustuhan. At pangalawa, itong sinasabi nila, mushaf Fatima, meron daw mushaf si Fatima. Wal-iyadu billah. Lahat ng yan ay kasinungalingan, huwag kayong maniwala. Dahil puro kalokohan lamang ang kanilang itinuturo dahil sila ay meron silang pakay na laban sa pananampalatayang Islam at mga Muslim. Aqulu ma tasma'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sa ulitin insha Allah.